Hello everyone, my name is Dudz and welcome to my channel. Don't forget to hit the subscribe button and turn on notification so you'll never miss a video. Ang gusto ko lang magdagdag doon sa toxic Filipino cultures na nagtitrending, no? Na experience ko. So, dito sa atin, dito sa Pilipinas, kapag nag-aya kang kain tayo sa labas, sa mga kaibigan mo, normally, ang thinking ng mga friends mo, ililibre mo sila dahil ikaw ang nag-aya. In other countries po, pag nag-ayang ganon, ibig sabihin, KKB kayo. I'm proud with my friends. Pag nag-aya akong magkape or sino man sa amin, KKB kami because we're trying to cut that toxic culture na kung sino mag-aaya, siya magbabayad ng lahat. Mali po yun. Hindi ganon. Okay? Isa, ikalawa, pag birthday mo, ikaw ang manlilibre. Ano kalokohan yun? Dapat ako reregaluhan nyo dahil birthday ko nga, di ba? Sa ibang bansa, nakikita ko sa TV, sa mga palabas, pag birthday ng isang tao, siya yung nililibre. Dito sa atin, nilibre mo na't lahat. Magre-reklamo pa sa nakain nilang pagkain na matabang, lumpiang walang lasa, spaghetti maputla. Ganun. May maririnig ka pa, nilibre mo na't lahat. Imagine, nilibre mo na sa birthday mo, ikaw pa maghuhugas ng mga pinagkainan nila. Diba? Kainis. Ito yung malalang toxic culture natin mga Pilipino. Pag ikaw, na personally naranasan ko, no? Pag ikaw, nakapagtrabaho ka. Akala nila, ang yaman mo na. Nakapag-inutangan ka nila, kailangan pautangin mo sila agad-agad. At pag hindi mo sila napautang, ay napakasama na ugali mo at madamot ka. My God. Kaya ako, hindi ako nagpapautang pag ganyan. Ano pa ba? Yung ano, mga kamag-anak ko, napapansin ko, ang thinking nila, kaya kita pinag-aral para pagtanda namin. Parang ganun, pagtanda namin, ikaw ang bubuhay sa amin. Ginawang return of investment. Yung pagpapaaral sa kanilang mga anak, which is obligasyon nila talaga bilang magulang. Bilang tayo ay magulang, obligasyon natin na bigyan ng magandang buhay yung mga anak natin. Tapos, mag-save tayo para sa retirement natin kasi hindi nila obligasyon na ibalik yun sa atin dahil hindi nila hiniling na isilang dito sa mundong ibabaw. Gets nyo po? Yun lang, babush. Paano mo malalaman kung ang isang tao sa grupo nyo ay toxic? Bibigyan ko kayo ng example. Situational. Okay? So, sa grupo nyo, for example lang to ha, kunyari may ambagan. So, syempre, sa grupo nyo, magsasabi na, oh, may ambagan tayo, ganito, ganito. Tapos, one of your ano group members, two or three of your group members, ay magpe-pledge na, sige, magdo-donate na lang ako ng 1,000. O akin yung 3,000. O akin yung 5,000. Mga ganerns. Itong toxic na tao na to, hindi mo siya maririnig na ano, na matutuwa. Ang maririnig mo sa kanya ay, wow, payamanan. Padamihan ng pera. Wow, ang yayaman. Nagpapayabangan. Sana all. Yun ang maririnig mo at marirealize mo na ang tao pa lang to ay toxic. So, hindi ba dapat maging grateful tayo na hindi na tayo mag-aambag dahil may sasalo na? Ang dapat nating sabihin ay, thank you naman, salamat po dahil sa halip na tigwa 1,000, ay tigwa 100 na lang ang magiging ambagan. Di ba? Dapat ganun. Hindi. Parang na-insecure pa. Tanda niya yan. By the way, highway, may kilala ba kayong ganun? Abay, simulan nyo ng layuan, unti-unti. Hi guys! So I have just
want to share something real quick. Something I just learned from my husband last night. Valuable and important or interesting lesson that I just learned from my husband of 14 years. So we have this nosy neighbor who keeps on being nosy, you know what I mean. And I told my husband, just let them be. Just let them be, because maybe their life is so boring that they can't do anything but than watch other people's lives. So he told me, nakakatawa at nakakatawa at napaisip ako. Ito yung sinabi niya. This is exactly what he told me. I won't make their boring life be more exciting by making patol to them. So, napaisip ako. Tama naman. Diba? Tama nga. Kasi pag pinatulan mo sila, magiging exciting pa yung malungkot nilang buhay. Eh, kaya nga sila nagagawang magkismis at manood ng buhay ng may buhay. Eh, kasi boring yung life nila. So, pag pinatulan mo, ma-excite pa sila sa buhay nila. So, wag mo nang pansinin para forever nilang silang bored for life. Diba? Now, you know what to do with your nosy neighbors. Okay? Listen to my husband. The Philippines, Thailand. Like, women that can speak very little English. Women that don't... Umiinit ang ulo dito sa babaeng to. So, can you explain to me why other countries needs Filipino teacher to teach their students English, the English language? Do you know that even a street sweeper here in the Philippines can speak English? Do you know why Americans and other nationality wants Filipino wives? It's because we know how to respect. That's the keyword, girl. Respect. And why do I smell your insecurities? That's all for today. Thank you for watching.